palit tayo ng ito yung sa gauge. Ito kasi sa akin sira-sira na. So, bumili ako ng isa pang spare. Ngayon, yung spare naman natin na nabili, sira naman yung clip. Ito. Ito yung tinotornilyohan kasi. Ito. Yung kabila, sira. Pero yung sa akin, ayos parehas. So, ang gagawin natin, ililipat natin yung laman loob nito papunta dito. Kasi ito ayos yung clip. So, ngayon, binabaklas ko lahat. Pati laman loob. Pati yung napakanipis na board nito. So, ito na. Natanggal ko na sila. Tanggal ko na to. Kasi mukhang maayos pa naman. Kukunin ko to. Lagay ko dito. Yan, lalagay ko dyan. Yan, lalagay ko dyan. Papalitan ko yan. Pati ito. Yan. So, maayos lahat ng numero. Nakita ko walang putik. Eh, yung sa akin kasi, yung ibang numero may mga putik-putik. So, ipapalit ko din siya. Pero yung kulay pula, dyan pa din yan. Kasi silver yung isa. Ngayon, yung board na napakanipis. Ingat lang guys sa pagbaklas kasi ito sobrang nipis nito. Ito, maayos na maayos pa to. Fresh na fresh. Shout out kay Sir Wally Season. Kasi sa kanya ko nabili to at nabili ko ng murang-mura lang sa kanya. Suki niya ako. So, marami na akong piyesang nabili sa kanya. Maganda tong nabili ko. Eh, yung sa akin kasi, kapag nakikita nyo. Ayan, oh. Pinagtyagaan ko lang to. Hinihinang-hinang ko para lang magamit ko. So, ngayon, bumigay na siya. Hindi niya na kayang magservisyo. So, anong nangyari? Ayun. Wala ako signal light kanina tsaka kahapon. So, ngayon, kanina, sa transaction namin ni Sir Wally, nakuha ko na. Ayan, binaklas-baklas ko na. So, ililipat ko to. Ito. Tsaka ito, papunta dito. Para buo, magiging buo lahat. Yan, buo tong clip. Mabubuo na siya. Ito, pati yon. Yan, so. Ilipat na natin. Balik tayo mamaya-maya lang. Kapag nailipat ko na lahat at titesting na natin. Good luck sa pagbabaklas at pagbabalik. Ayan, so, nabaklas na natin parehas. Ayan. At ayan. Ayan. Ito yung ayos na clip, dalawa. So, dito natin ilalagay lahat ng binaklas natin na maayos pa. At saka yung board na manipis na maganda pa. Dito natin lalagay para okay na siya. Tapos ito, dito natin ililipat yung mga sira na. Kasi sira yung, ito yung clip niya, sira na to. So, nilipat ko lahat. Ngayon, babalik ako pagka naikabit ko na dito lahat. At, para maayos natin ang pagkabit. Shout out din pala kay ano, Daryl Magpantay. Watcher natin siya, lagi siyang nanonood sa atin. So, eto na, na-shout out na kita ha. Hindi kita kinalimutan. Sa susunod, may shoutout din ako. May nag-request sa akin dati. Hindi ko naisip na shoutout. sige. Balik ako pag naikabit ko na lahat. Yon, so guys. Tapos ko na pong i-reassemble. Ayan, mukha na siyang bago. Pati yung salamin nung dati, dito ko nilagay kasi hindi pa siya madilaw. Ito yung dati kong salamin. So, parang madilaw na ng kaunti pero malinis yung akin. Medyo madilaw pero malinis. Ito naman malinis pero parang may dumi sa labas. So, pag
pag naikabit ko, saka ako nalilinisin to. Madadala ng ano to eh. Ng buff to eh. Tapos, kumpleto na din siya ng clip. Ito. Yung sa dati, inabili ko, wala kasing clip, kaya nilipat ko lahat doon. So, yung mga luma ko, andito na, yung dalawa. Pati yung sa likod nito, ayan. Ito yung dating sa akin. Kita nyo naman, parang mga nasunog na, hininang-hinang ko lang yan para ma-revive ko to eh. Pinagtyagaan ko, siguro mga 4 taon din. Ngayon lang bumigay, so kailangan ko na talagang bumili ng ganto din na mumurahin. Pero meron na akong in-order na rare gauge natin. Mga kacharade. Na may tachometer, so medyo matagal-tagal pa dahil pandemic. Tapos ito pala. Ingat po kayo sa pagtanggal nito. Itong board na papel, na parang papel, sobrang nipis kasi mabilis mapunit. Ito yung mga tatanggalin nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tornilyo para matanggal to. Itong nasa baba. Tapos, 1, 2 tornilyo para naman matanggal tong speedometer. Tapos, para matanggal tong itong glass sa harap, ito yan, may dalawa dito. Ito, dalawa, 1, 2, 3. Ay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yun na clip para matanggal mo to, itong salamin na to. Tapos, another, para dun sa pula, itong sa background, meron dito din mga clip. Basta paikot yan, clip. Yan. Pag napalita, pagka natanggal nyo na yun, ready to, ano na yan, kung gusto nyong pinturahan. Kasi itong akin, dati siyang kulay team. Medyo boring tingnan, so, pininturahan ko ng primer gray, tsaka ako pinula, para pulang-pula siya. Kinostomize ko, tapos, pagbabalik, ingat-ingat lang din, pati yung pagbabaklas, kung mag-DIY kayo guys. So, ayan, kitang-kita nyo naman, fresh na fresh. Buong-buo lahat. Hindi katulad nung sa akin. Ang pinagtyagaan ko lang talaga yan, no? Ininang-hinang ko para mabuo ko. So, ayan, gagawin natin ngayon, ibabalik natin lahat. Ibabalik natin dun sa pinanggalingan niya, so, balikan ko kayo pag sakaling nakabit na at pag gumagara na lahat para ayos. Ayan, so guys, naikabit na natin ang ating kinarne at pinagpalit-palit na parts ng gauge ng charade. So titingnan natin kung gumagana. So pinalitan ko na ng mga bulb, yung bulb nito dalawa, pati ito, dalawa. Ginawa ko ng puti. So, tingnan natin, gumagana. Ayun, kitang-kita niya, puti. Gumagana siya. Ayan ha. Okay na okay, naka-under po makina natin. Yun. Ayan, tapos, try naman natin yung signal light. Gumagana. Kaliwa, kanan, gumagana. Yung ating ano indicator ng naka-high beam, ayun, gumagana. Ayos, high beam. Pero hindi siya gumagana yung naka-on lang. Gagana siya pag naka-high beam. Hindi ko alam kung bakit, siguro sa connection. O, ganun din sa inyo, mga karets. Kacharade pala. So, lahat na gumagana. Okay na siya. 14 volt. Gumagana lahat. Ayos. Natanggal ang ating takip, so balik lang natin para hindi nakakasilap. Yan. So, shout out nga po pala ulit kay Daryl Magpantay. Baka hindi narinig kanina kasi maingay yung truck ng basura. Shout out din kay Sir Wally Season sa ating na-avail sa kanya na gauge na murang-mura
sobrang mura. Typical na gauge lang kasi ito, kaya mura. Naantay pa natin ang ating rear gauge na manggagaling pa sa ibang bansa. Hindi pa natin makuha dahil pandemic pa. Matagal pa, sobra. So, taste muna po tayo. So, ayan guys, another na naman pong video na DIY natin. Sana nagustuhan nyo po. Good luck sa pag-DIY. Salamat po.